umabot sa 50 mga fully reconciled brethren o mga kapatid nating nanumbalik sa gobyerno at sa Panginoon ang nakibahagi sa fellowship na pinangungunahan ng Adventist World Radio. Ang nasabing pagtitipon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan at suporta ng Armed Forces of the Philippines, provincial at local na pamahalaan ng Occidental Mindoro. Tunghayan ang kanilang masayang fellowship sa balitang may pag-asa ni Reynante Etang. Sa inisyatibo ng Adventist World Radio ay muling nagdiwang ng fellowship ang ating mga kapatirang fully reconciled dito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Ang programa ay sa inisyatibo ng AWR at sa pakikipagtulungan ng provincial at local government at ng mga sandatang lakas ay nagdadaos ng programa isang beses sa isang taon para sa ating mga kapatiran na FRs. Ito ay naglalayo na may pagpatuloy ang pagbabalik-loob ng mga kapatiran natin sa gobyerno at sa ating Panginoon. Ito ay dinaluhan ng humigit-kumulang 50 na mga kapatiran nating fully reconciled, kasama ang kani-kanilang mga pamilya. At sa tulong ng mga sundalong nakadestino sa Karating Nayon, ay tiniyak ang kanilang mga seguridad. Ang AWR Mindoro ay nagsagawa ng gayong programa at ito po ay pinangunahan ng core team ng AWR Farming. Ito po ay ating ginawa dahil meron pong calling ang Army AFP para i-secure na at the end of the year, ma-secure natin na yung ating mga fully reconciled na mga individual ay hindi napabalik sa bundok. So, ang ating ginagawa ngayon ay recommitment program at fellowship para mas patibay natin yung kanilang dedikasyon na magbalik loob sa Diyos at sa ating pamahalaan. Sa nasabing pagtitipon ay nagkaroon ng ilang mga aktibidad tulad ng film showing sa gabi at noong umaga naman ay nagkaroon ng mga parlor games na kung saan ay kitang-kita ang saya at pakikilahok ng ating mga kapatiran. Nagkaroon din ng gift-giving bilang handog regalo sa mga dumalo. Nandito po tayo sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Nasasaksihan po natin ang special summit ng ating mga fully reconciled na mga kapatid na galing po sa northern part ng Occidental Mindoro. At ang programa pong ito ay joint project ng Armed Forces of the Philippines at ng Seventh-day Adventist Church, Adventist World Radio, para po masiguro natin na yung ating mga kapatid na nagbalik sa gobyerno, nagbalik sa kanilang pamilya, ay nagpapatuloy sa paglago sa pananampalataya, na sila ay kasama pa natin hanggang sa ngayon. So nandito tayo para i-launch din yung tinatawag na guardianship program para sa kanila at masiguro yung kanilang integration sa komunidad ay tuloy-tuloy at nasisiguro na sila'y ating naalagaan. So ang special essence po ng activity pong ito ay masigurado that they are being nurtured in faith, na tayo bilang mga kaanid ng iglesia kasama tayo sa pag-aaruga sa kanila, sa pagkalinga sa kanila, at bigyan sila ng patuloy na maaluwan na buhay sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Ang nasabing fellowship ay nagpapatunay na totoo at bukal sa puso ang pagbabalik-loob ng ating mga kapatiran para kay Kristo at para sa gobyerno. Bilang mga mananampalataya, ay nararapat na hindi natin pabayaan ang ating mga kapatiran upang mas lalo pa silang mapalapit kay Kristo at makitang mayroong pag-asa kung buong puso tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Reynante Etang para sa Hope Today NPUC News.